Good morning. Ito ang ginagawa ng farmer pag sa bukid. Maaga pa, trabaho ka na. Kasi pag alas 10, alas 11, mainit na. So, sinasabi ng mga ninuno namin, dapat maaga ka pa. Yun ang natandaan ko sa mga magulang namin, maaga ka pa. Dapat mga 6:30 or 6 nang dito ka na sa farm mo para mga 9, 10, pwede ka na magkapahinga. So, hindi ka na magka-stress ng init na malakas. Ang ginagawa ko dito, gawa ko ng ng drainage ng tubig dito. Kasi yun nga sa vlog ko noong una, sinasabi ko dapat yung mga tubig sa palayan mo, dito sa gilid, dumadaan ang tubig para hindi masira yung palayan mo dyan. So ginagawa ko dito para dito dumaan ang tubig galing dyan sa taas. Kalinisan ko yung drainage, ginalaliman ko. Kasi nagbalik yung mga lupa eh. So dapat every year i-maintain mo yung drainage. May sabi ng iba, ay matanda na ako. Matanda na ikaw, Kuya Rudy. Ano, magpahinga ka na? Sabi ko, hindi ko pa na fully develop yung nang binigay sa akin ng Panginoon. Sana unti-unti ko pang ma-develop kasi may lakas pa ko. Yung katawan ko, malakas pa. Pwede pa ako magtrabaho sa bukid. Pwede ako makasupervise. Hindi naman ang lahat ang mga gawain dito sa akin galing. Mayroon akong mga katimbang o kasama dito sa aking palayan. Ito parang exercise ko lang ito. Pag dumating ng mga 9 o'clock, pahingan ako. Hindi na ako magtrabaho. Kasi matanda na tayo, 70 na yung edad ko, bawal yung init. So dito po, hindi mainit. Yun nga, maaga pa ako, dito na ako para makapagsimula ako ng aking mga ginagawa dito. Yan, yun ang sikreto para exercise. So malakas ang katawan ko araw-araw pag may ginagawa ko. Hindi pwede, wala akong magawa sa araw na dito ako sa aking farm. Maaga pa, pinaplano ko na una-una kong gagawin sa ating farm. So step by step yung pagtrabaho ko. Pag maubos ko to hanggang doon, guys, siguro mga by 8:30 matapos ko na, ayaw ko na magtrabaho. Tama na ko, mga 2 oras lang, okay na. So 7 o'clock nag-start na ako kanina. 7, 8, 9 o mag 9 o 8:30. Yan, tingnan ako, kain ng almusal para kondisyon ang katawan. May purpose na yung trabaho ng trabaho, yung katawan mo hindi minalagaan, dapat alagaan mo yung katawan. Pero bago ko lang ito na-develop, nakaraang taon lang, ginagawa ko yung mga yung mga drainage, yung mga dike, naayos ko.
Tapos sa sunod, huwag nang aroruhin dito. Dito na lang siya mag-araro. No. Maritin yan nga, drainage ko na. Yan. So every year, yan mo lang, i-maintain mo lang yung drainage mo. Kunti mo lang ano, kuha ng mga lupa. Ayos na. Hindi ako nahihirapan magawa dito sa ating farm kasi bata pa kami, tinuruan na kami ng aming tatay paano magtrabaho sa bukid. Kasi parang ano lang eh, sa bukid lang kami na naka-depend yung aming hanap buhay eh, yung bata pa kami. Manggapas ng mga ganamo, mga ganyan ang mga damo, ay kayang-kaya ko pa. Yung tawag na kaingin, trabaho namin yan nung una. So ngayon, pinagbabawal na yung kaingin. Bawal na mag-kaingin. Nasabi na, avoid kaingin system. Kasi pag kinaingin mo yung lupa, yung mali, tapos, evolve mo yung mga debris. So, kawawa yung mga maliit na kahoy. Mamamatay yan. So, wala na. Tapos ng landslide. So, yun ang una ko ginawa dito. Sabi ko, taniman ko ng mga puno ng kahoy. Nyug, saging. Para sa badag huli, hindi na ako mahirapan. Mayroon na akong mga pangkonsumo. Niyog. Kahit maikit lang yung taniman ng niyog para pang ulam lang. Pag may okasyon ka, hindi ka na maghanap sa malayo. Punta ka lang doon sa mga tanim mo at dyan ka kumuha. Bye-bye na, bye-bye. Thank you and good morning mga ka-farmers at mga ka-senior. Dito lang ako. Please follow my page and subscribe The Seniors Agri-Farm. Thank you. Good morning.